Magandang araw sa lahat ng mga viewers dyan, mga kabanding natin dyan, mga ka-fishing natin dyan, sa lahat-lahat. So, nagtataka lang ako gumawa ako ng video ngayon dahil may nangyayaring kakaiba sa aking messenger at Facebook. So, hindi ko po mapagana yung aking, hindi ko magamit yung aking messenger. Hindi ko alam kung anong kadahilanan ng internet namin ay napakalakas naman dito at nandito kami sa Canada. So, nagtataka kami kung bakit. And then, yung Facebook, ganun din. So, ayan. So, talagang napapaisip ako. At, pumasok rin sa isip ko, baka ito ay, hindi kaya ito ay, isang sa strategy rin ng mga kalaban ng sa darating na halalan. Di ko rin ma, yun lang yung biglang pumasok sa isip ko. Kasi alam nyo naman na ang Duterte, BBM ay napakalakas sa social media. So ito yung pinaka makinarya nila. So pag ito ay bumagsak at gumawa ng paraan ng mga kalaban ay maaaring hindi natin malalaman ang mga nangyayari doon sa Pilipinas ngayon. So, pero tayo naman ay mga DDS, mga supporters ng ating Pangulo. So, natalino na tayo. Alam na natin kung sino dapat natin ibuto. Kahit sino pa yung mga milyonaryo na yan, magtulong-tulong dyan, wala na, mulat na tayo. So, kahit anong gagawin nila, wala silang magagawa dahil alam na natin kung sino ang mga karapat-dapat natin iboto. Kasi napapansin ko ngayon sa halalan ngayon ay talagang pinagtutulungan talaga ang Duterte administration. So yung mga, alam nyo naman, yung mga balimbing na akala natin ay kakampi ng Pangulo natin noon ay nagbabaliktaran na. So ayan, nagkakaalaman na ng kulay. No? So, hindi na natin isa-isayan yan. Alam naman natin kung sino mga yan. So, ayun lang. Parang yun lang ang sumagi sa isip ko. Baka, kasi nung nakaraang halalan 2016, alam kong mayroon dating gustong iharang, gustong iban yung Facebook sa Pilipinas. Diba may mga senador dating gustong harangin kasi gawa nga ng malakas ang ating Pangulo sa social media. So, ewan ko lang ngayon. Sa akin, yun lang yung pananaw ko. At sana naman ay huwag naman nilang gawin dahil malaking tulong po ang Facebook, Messenger sa atin. Gawa ng ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin ay malaking tulong yun. At ayun lang. So nagtataka lang ako, pati yung Facebook ng asawa ko, hindi niya rin magamit. Ayun ko lang kung kami lang nakaranas ng ganon. So makikibalita tayo, wala na. Ako sa Facebook rin naman ako, nakabase lang ako sa Facebook, ganyan. So ayan, sabi ko nga, titingnan ko na lang sa YouTube. So hinihintay ko yung mga nagbablog tungkol sa Facebook sa ibang lugar o nangyari rin sa kanila. So, ayan, hintay-hintay lang tayo. Baka hindi lang tayo ang nakaranas ng ganito. So, kung ano talagang dahilan. Pero kung mga karamihan talaga Pilipino lang ang tinamaan nito, ay malamang, sa malamang, ay tinitira tayo nito. Tinitira na yung mga kalaban. Gumagalaw na. So ayan mga yan, mga viewers, mga Lodi, abang-abangan natin kung anong mga susunod na pangyayari, kung ano talagang dahilan kung bakit bilang parang nag-shutdown yung Facebook. Okay? So makiramdam tayo kung anong nangyayari sa ating paligid o sa ating bansa. Ayan. Kahit nasa ibang bansa tayo, meron pa rin tayong pakialam sa ating bayan dahil yan,
Diyan tayo sinilang eh. Yan yung ayun talaga yung ano natin eh. Bayang sinilangan. Ayan. So, ayun lang. Ayun lang yung concern ko kung bakit nawala ang Messenger, yung Facebook. Gumamit na ako ng data ko, Wi-Fi namin malakas naman. So ito, ayan, YouTube gumagana naman, pero ang Facebook at saka ano talaga, yun talagang nawala. So, ewan ko kung anong nangyari. So, sa mga makapanood sa video na to, kung may mga alam kayong ano dyan, information dyan, paki-comment na lang po sa video na to kung ano talagang nangyayari. Maraming salamat mga friends and bye-bye.